So, ang budgeting guide po talaga natin ay ito, ano yan? Ensure, save, and invest bago mag-spend. Yan po talaga ang ating tinitignan dyan. Mm-hmm. Tapos, dinivide natin into two, Sir Ed. Correct. No? So, ano yung first rule, no, for the budgeting? Oo, syempre kasama sa budgeting natin yung kapag ikaw ay less than 20,000 yung iyong monthly income. Kasi Sir Vince, mm-hmm. maraming sa mga Pilipino ang ganito ang buhay. True. Ang kanilang monthly income ay hindi mm-hmm. malampas ng 20,000 kada buwan. Oo, no? So 5% ang para ilalaan mo para sa insurance, 15% sa savings, 20% sa investments, at 60% naman for expenses. Correct. Ngayon, kung ikaw naman ay medyo kakaunti ang iyong kinikita, no, less than 20,000 pesos per month, 5% ang pang-insurance, and then 10% ang para sa premium, no, para sa savings natin, and then 85% yun yung para sa expenses. So, sinasabi natin sa servants dito, kapag less than 20,000 yung iyong income, napakahirap talaga na magkaroon ng investment muna. So, okay lang. Magsimula ka muna sa insurance at savings. Tapos, later on, pag napalaki mo na yan, pwede ka na na magkaroon ng mas malaking investment. Correct. Meron nga nagsasabi kanina sa Twitter naman, nabasa ko ito, na sabi nga, tumigil nga kayo mga financial literacy na yan. Sabi, sa minimum wage nga, hirap na hirap mabuhay. Correct. Totoo naman. Totoo din naman. Diba? Kaya, ito ang rule natin dyan. Ano? Mm-hmm. 5% for insurance, 10% for savings. So, ang gagawin mo talaga ay maghahanap ng paraan para tumaas pa ang kita. Tayong dalawa kasi, alam mo, di ba yung strategy natin? Ikaw, papataasin mo yung kita mo. Ako naman, papaliitin ko yung gastos ko. Kaya dapat pinagmamatch. Two ways, di ba? Yes. To have more money. Pataasin ang income, mas gusto ko yun. Ayoko nang tinitipid ako. Alam niya yan, di ba? Ako nang tuwan-tuwa ako kapag nakakatipid. Tuwan-tuwa siya, nakakatipid siya. No? Pero ako hindi ako nag-enjoy sa pagtitipid. Okay, para sa mga mayayaman. Ito ang isa sa mga pinapangarap ng maraming Pilipino na marating ang maging rich. Ito yung may more than 140,000 pesos na monthly income ang buong pamilya. Okay, so dito na 140,000 pesos ang kinikita, ano? Dapat ang tinitingnan na natin dito talaga ay those who have more resources should take more responsibility in the community. Share your blessings naman. Actually, ang unang-una na dyan talaga ang pagbabayad ng tax. Correct. Diba? Yun yung pinaka-basic. Kahit na hindi ka na mag-charity-charity dyan, hindi ka na mag-volunteer, kung ano, magbayad ka lang ng tax, malaking bagay na yun. Diba? Ano pa? Share wealth, information, at saka syempre din makailangan laging pera. Maybe your talent and time, di ba? Volunteer. Pwede mo rin naman gawin yun, no? And then you can also initiate to help the poor and low-income households, especially in this very trying time. Yes. Diba? At huwag natin kakalimutan, no? Yung puso-pusa na natin. Syempre tayo, nagbabanter tayo dito. Ngunit huwag kakalimutan, be compassionate. Be kind to one another. Okay, so kapag 200,000 pesos, for example, ang inyong monthly income, ito ang breakdown ng ating budget using our budgeting rule. 5, 15, 20, and 60. Sa insurance, 10,000. Sa savings, 30. Sa investment, 40,000. At ang gagastosin natin ay expenses. At kapag nandito na po tayo sa income level na ito, ang suggestion ko talaga ay magkaroon ng rental property as an investment. So bakit ko gusto itong rental property as an investment? Because this is a good source of passive income. Mm-hmm. Para kang sumusweldo, dumarating kada buwan, di ba? It complements your regular income. Ito rin ay may inflation hedge, di ba? Kasi yung pagtaas ito, mahabang nagkakaroon ng inflation kada taon, pero yun naman ding property value, karaniwan ay tumataas bawat taon. Actually, yung rental to eh. Pati yung rental sumasabay income. Sumasabay yung rental income mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Usually, hindi natin alam ngayon, ano, kasi medyo baka tumaas. Okay, ano pa? Mayroong capital gains, gaya ng nabanggit mo kanina. At ito po ay business na very low maintenance. Ang sakit sa ulo lang talaga ay pangongolekta at pagme-maintain. Unlike yung iba na talagang everyday nagbebenta ka, mga ganyan, medyo matrabaho siya. Diba? At sa atin namang mga middle class at rich, syempre, maraming opportunity para makatulong sa ating mga kababayan na mas mahirap sa atin. Kaya ibahagi ang ating yaman, material man, talino o at ang ating talent. At saka syempre, huwag po tayong magpapayaman sa kahirapan ng iba, ha? So do not enrich yourselves and cause misery to others. Thanks for watching.
Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.